sa kagipitan ko, sa walang kinikita. Kaya nagpilitan po manguha ng pagpag. Para pag ano, panghingi niya ng pagkain, meron ako bibigyan sa kanya. Overpopulation, korupsyon at kahirapan. Mga halimbawa ng napakaraming isyu na kinaharap ng ating bansa. Ngunit ang isyong hindi nabibigyan ng pansin ay ang ating kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang nasa 8 milyong pamilya ang nasasabing sila ay food poor o hindi nakakakain ng sapat at masusustansyang pagkain kailangan ng isang tao. Ayon naman sa State of Food Insecurity in the World 2016, isa sa bawat 9 na tao sa Pilipinas ang natutulog ng gutom gabi-gabi, habang tinatayang nasa 2% ng kabuuang volume ng pagkain na pinuproduce sa loob ng isang taon ang nasasayang lamang. Dahilan upang magkaroon ng marami at malawak na posibilidad ng pagre-recycle ng pagkain. Isa sa pangunahing dahilan ng pagre-recycle ng pagkain ang hindi tumitigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Samantalang, ang pangangalap ng pagpag ay naging isa sa mga madali ang solusyon na naging parte na ng pagtugon sa kahirapan at sa gutom na dala nito. Delikado. Dumarami raw ngayon ang nagbibenta ng pagpag o tira-tirang pagkain. Tumaas pa nga raw ang presyo nito. Dati nang nagbabala ang DOH at Department of Health sa peligrong dulot ng pagkain ng pagpag. Pero katuwiran ng mga namamagpag, walang marumi sa kumakalam na tiyan. Ito ang bagong pook, Barangay 48, Nara. Isang barangay na ang pangunahing pamumuhay ay pangingisda at pangangalakal dahil na rin napapalibutan ng basura ang barangay. Dito nakilala ng aming team si Aling Mila. Ako si Milagros Baroso, nakatira sa bagong pook, Barangay 48, Nara. Ako po ay 40 years old na dito sa Cavite City. At ako po ay mayroong 7 anak, isa po ay namatay, bali 6 na lang po sila. Lahat po sila may asawa na isa na lang po yung walang asawa, yung maliit bunso. Ang tahanan ni Aling Mila ay maliit para sa kanyang pamilya. Ito din ay katabi lamang ng mga puntod ng sementeryo kung saan ang kanilang bahay ay nakapwesto. Isa ang pamilya ni Aling Mila sa mga kumakain ng pagpag sa barangay na ito. Alam natin na yung pagpag kasi is ito yung food na kinukonsume mamili sa mga fast food o siya kahit anong food chains na tinatapon. And then pagka tinapon, ang ginagawa ng mga tao, yung mga scavengers na tinatawag natin, inuluto ulit nila itong mga pagkain nito, again, for food consumption. So which is a main concern na ng Pilipinas.
Pilipinas kasi this is actually the program of the ano ng poverty ng ano ng Pilipinas kasi nga bakit mo kailangan bumili ng ganon? Actually binibili siya, niluluto siya, nililinisan na siya sa tubig and then after linisan sa tubig, pwede na siyang lutuin kahit anong mga minsan ginagawa niya ng adobo, ginagawa niya ng sweet and sour and then they would say na minsan ginagawa ulam directly or ginagawa nila, binibenta nila for 10 pesos. Nag-umpisa po ako noong 2012 hanggang 2014 tapos napatigil po mo. So, saan po kayo kumukuha ng ano, mga pagpag? Sa basurahan po. Sa basurahan. Tapos, galing po sa basurahan, paano po yun? Paano po yung proseso? Ano po, niluluto po siya, tapos po, yung iba po kinakain, yung iba po eh, ano, yung pag meron po sumusobra, eh, tinitinda rin po. Kaya sinamahan ng aming team si Aling Mila upang makita ang proseso ng pagkuha at ng pagluluto ng pagpag. Nakarating kami sa dulo ng barangay na nagsisilbing dumpsite sa buong syudad. Dito, nagsimula ng maghanap si Aling Mila. Matapos makakuha ng isang supot ng mga halu-halong pagkain, dumiretso na si Aling Mila pauwi. Hinugasan din ito ni Aling Mila bago iluto. Ito, maraming handa ko. Maraming handa ko yung nanay. Hinihiwalay ito ng kanyang asawa sa maaari pang makain bukod sa hindi na. Nagsalang si Aling Mila ng isang kaldero na magsisilbing lutuan ng kanyang mga napulot na pagkain. Ito niluluto na yung hinahanda ko na pagkain ng nanay. Yung iba, pag may natitira, ititinda ko. Ano po, may mga nagkasakit na po ba kayo dahil sa pagkain? Wala naman po. Hindi naman po. For pagpag is malnutrition kasi you're not getting the right amount of nutrients with these kinds of foods kasi hindi actually nga siya actually food eh kasi it's left over na yung kabuuan ng pagkain is already consumed by someone so yung makukuha ko talaga kasi is tira na lang so you're not really getting the nutrients kasi pinili na siya eh so you're not really getting the right
malnutrition talagang problema natin. And then, second would be yung mga diseases natin na pwede makuha. Yung tinatawag natin foodborne diseases with pagpag. Usually, it's diarrhea kasi pwede kang magtae. Kasi already consumed by someone. Nilalagay kasi yan sa isang unsanitary bag. Kasi pag nilalagay sa isang unsanitary bag, siya rin hindi ka sure kung merong mga contaminated na talaga yung ano. Usually, it's contaminated na talaga. And it's the cycle goes. Kapag nagtae ka, pag may hinahawakan na bagay o nilipat siya sa pagkain again, magkakain yung tao na makakakunin ng food. Second, pwede magkaroon ng hepatitis A, which is pwede magkaroon ng sa liver. Sa kagipitan ko, sa walang hinikita, kaya nagpilitan po manguha ng pagpag. Para po may panggaso-gaso na may pantawid ko ito. Napaka-importante ng pagkain sa buhay ng tao at sa ating kalusugan. Malaking bagay ang wastong pagpili ng pagkain at ang pagsuri ng nutritional value nito. Ngunit dahil sa matinding kahirapan, kaya napakaraming pamilya, ang katulad nila Aling Mila, ang praktikal na sumusubok sa hamon ng kahirapan at ang mga kumakalam na sikmura. Thank you.